guys, ito yung vlogging na walang ilaw. So walang manonood pag walang ilaw. Usapang DIY lights ito. Kaya huwag kang bibitaw. Pag-uusapan natin, mura mo, ring light. Hey guys, just woke up and naligo kasi may surprise si Mrs. Bumili siya ng mga gamit para sa DIY lights. Kasi nakakaawa daw tayo. Mga videos natin napakadilim. Pasensya na, medyo maingay mga bata dito ako sa labas. Kukunin ko yung isang item na gagamitin natin para gawing stand sa ating DIY light. This is the first time na ipapakita ko sa inyo yung kwarto. Pasensya na kayo, huwag kayo manlait ha. Okay, ano siya, hindi ginagamit na kwarto. So ngayon, since nagba-vlogging na tayo, ito muna ang gagamitin ko. And tulad sa sinasabi ko sa tip, start small. Kung ano meron ka, yun na yun. At least makita ng mga subscribers mo, makikita ng mga bagong kaibigan mo yung pagbabago. Mula sa simple lang, pangit na setup, magiging maganda. Welcome. Okay, papansin nyo yung floor. Yeah, nag-ready pa lang kami ng tiles, yung mga mesa. Pasensya na kayo sa wall. Mga ano yan, mga graffiti ng anak ko. Nung binigyan ng, ano tawag mo dito, ball pen at kung ano-ano, wala, minurder ang buong wall. So, pasensya na kayo. This is our workspace ni Mrs. pag may ginagawa kami. Nung hindi pa kami nagba-vlogging. So, magba-vlogging na, gagawa ko ng isa pang video kung saan i-makeover ko tong kwarto na to. Okay? Okay guys, let's go down to the basic stuff, mga gamit na para mabuo natin yung DIY na yun. Number one, yung stand kanina na pinakita ko sa inyo. And then of course, kailangan ko ng isang bagay na pwedeng gawing mahaba, maiksi, tapos na mo-move ko yung angle. So, ang susubukan ko, gagamitin tong selfie stick na hindi ko ginagamit na kasi meron pa naman tayo isa, yung thing ba yun? Mas mahaba. So, ito nag-a-adjust siya. So, pakita ko lang. Ito yung stand natin. Lumang duyan po ng bata. Nakita ko lang. So, pwedeng gamitin. And then, gagawin ko ng paraan na para may dugtong siya dyan. So, pwede natin siyang ibaba. Then, pwede natin i-move yung ilaw at saang angulo natin gusto. So, next natin kailangan is yung ilaw. Of course, yun. Ang next ating papakita sa inyo, napili ni Mrs. na bilhin is yung 22 watts na Firefly na ring light. Okay? So, Firefly ang ginamit natin sa video na to. Susubukan natin siya kung gaano kaliwanag. Kailangan nyo ng pliers para sa ibang tali at ibang maya kasi gagamit tayo ng alambre or tie wire, gunting, electrical tape, alam mo tawag na dito, kalimutan mo na. And then of course, kung saan natin isasaksak yung ilaw. So susubukan natin kung iilaw. So yung napili natin paglalagay ng ilaw natin, may switch. Okay. So subukan natin muna kung gagana. Pero sinubukan niya ni Mrs. bago binili. There be light. Ayun, di ba? So, no more dark videos. No more flash. Pero gagamitin pa rin natin kasi kailangan natin ng tatlo kanito. Sinubukan ni Mrs. muna yung maliit. Ito muna ang binili niya. Meron pa mas malaki nito. So, gagawa tayo ng mas malaki pang ring light. Now guys, let's proceed to the project. Tingnan natin kung gagana at maganda ang kalabasan. First, gawin muna natin yung base nito. Paano natin ididikit dito? Yun yung tanong. Paano natin ito siya ididikit? So, tinitingnan ko muna kung paano. Magagawa ng paraan para didikit siya dyan. Okay. So, ang
ginawa ko kanina guys, tinanggal ko yung ito mula din sa selfie stick. So, para maayos kong matrabaho to at maposisyon na maayos yung... Ang ginamit ko pang tali, yung galing sa wire, or ito kanina, kapag bumili kami, mga tali sa mga ito. So, yun yung ginamit ko muna. Ayusin ko lang ito. Titignan natin kung ano magiging kalabasan nito. Magiging durable ba siya? Maayos ba? So, tinali ko lang para maayos. Yan, hihigpitan natin. Babakapan natin ang tape. So, ang gusto ko sa ito mga pantali kasi mabilis lang siyang hihigpitan. So, madali natin pag-uwi kung hindi tama. So far, okay naman din siya, pero nag-move. So, kailangan natin i-reinforce. Gagamit tayo ng electrical tape. Video. So, medyo kinakabahan ako kung tama ba. Di ko alam kung paano i-shoot yung video. Bear with me. Sana magtagumpay tayo. Yun, hindi siya gumagalaw. Success! Pero, hindi ako contento. So, i-reinforce ko lang. Maubos din yung electrical tape. So, tayo kasi hindi tayo nagkukumpiyansa. So, dadagdagan natin ng scotch tape. Diba? Magkulog ko. Yun, ayaw na gumalaw. Ayaw gumalaw. Okay, pwede. Subukan. Takpan ng butas. Takpan ng butas. Galing ako nanonood ng Aladdin. Okay. Let the magic begin. Na natin siya. So, ayan na siya. Ayan na siya, mga kapatid. Tayo ay magsama-sama. So, lagyan na natin ng electrical tape dito ba para medyo maganda. Paano masabi? Medyo maganda. Alam kong hindi maganda yung ginagawa. Pero malay mo, mahal kasi ang ring light. So, alam mo na, gagawa tayo ng pinakamurang version. Pero actually, medyo napamahal pa rin konti kasi yung ilaw, 237. Pero ang habol kasi din namin is quality. So, Firefly. Ang naman, mahirap lang tayo. Kaya ito lang ang kayaanan namin. Mahirap lang kami guys. Kaya nga nag-YouTube natin eh. Okay. So, dagdagan pa natin para medyo social tingnan. Hindi ka contento at hindi ka masaya sa pinapanood mo, you can skip, you can change to other channel. You joke lang, stay ka naman. At saka mag-like ka guys, mag-like ka. And then, subscribe na din, diba? Subscribe. Alam mo naman ang karma, diba? You do good to other people, something good will happen to you. You do bad things to other, something very bad will happen to you. If you don't want something bad to happen to you, subscribe. Okay, bear with me. Alright, yan na. Yan. Okay. Just. Alright. Just. Pwede. I'm so proud to myself. Yan.
So now, dito na papasok yung alambre. Tie wire. Sampayan ko sa labas. So, tinanggalan ko lang. Alam mo naman tayo. Hindi pa kahaba lang. May butas ito kasi dati itong buyan ng anak ko. Kailangan bakal kasi kapag may limang anak ka, okay, pag hindi ka nagsigurista, yung anak mo makukulog. Bulat ka, wala ka nang dinuduyan. Diba? Mahigpit siya. Okay. Ikot lang natin guys. Ikot lang. Mabigat yung stand ko. Angle bar yan. Ginawa namin. Walang batang nahulog dyan. Talagang safe na safe. Ihigpitan lang natin. Na. Alright. Tutulin lang natin yung extra. Okay. Taglagan pa natin ang isa pang tali para secure na siya. Feeling ko yung isa pang butas. May ipit yung wire para hindi masugatan yung wire. Para sa akin, it's the best thing to do. Ipit ang mask ko. Ipit na. So, tatanggalin din natin yung excess. Medyo maganda tignan, balutin natin. Dito na ito siya papasok ng tulay itim na ito. Wala pa kasi tayong spray na nabili. Kakabili lang talaga guys. Ilang araw pa lang akong vlogger. Today is Saturday. So kung hindi ako nagkakamali, mga ano pa lang. Wala pa akong isang linggo bilang vlogger. I'm a full-time dad. Babantay ng limang anak. Okay, dati ko siya kasi. Pero ito sabi pa rin hanggang ngayon. Pero hindi na katulad dati na napaka-active sa labas. Mas pinipili ko ngayon magbantay ng mga anak ko kasi pag-yaya, hindi naman lahat ng yaya, pero hindi ako sinusulit sa yaya. Laging nakakasakit ng anak ko, yun, kumakabili. Kayo guys, comment naman kayo ano pinaka-worst na nangyari sa bahay nyo na may yaya kayo. Meron akong mga experience like anak ko na palo, may experience ako yung anak ko na hulog, kasakit, pabayaan, di ba? Kasi cellphone ng si yaya, okay? Alam ko may mga mababait na yaya dyan sa labas, marami. Kaso lang hindi tayo siniswerte doon, hindi tayo pinapahal, tinalag. Ba't ayaw niya nang umikot guys? Di ba dapat kanina umikot, di ba? Okay, ayun. Okay, umikot na siya. Umikot na siya. Worried ako baka hindi siya umikot. Na. So, hopefully magiging okay. Ito yung parang handle ata natin pag-awa. Dagdagan lang natin. Hindi ko alam ang tawag dito. Pero ano to siya, medyo makapal. Parang duct tape pero maitim. Itim na duct tape. Para hindi madumihan yung kalahin. May tamang kawain. Habang hindi pa tayo nakabili ng sprayer. Guys, kung mapapansin nyo, first week ko pa lang sa pagbablog. Ang dami ko ng video ginawa. Kasi meron akong natutunan sa YouTube Creator Studio na kailangan bumanat ka para mabit mo yung algorithm. Diba? Kasi walang kwenta yung channel. Pag alam mo yung tipong baguhan ka na nga, pero pagpasok pa doon sa channel mo, konti lang ang video mo. So parang walang dating, waste of my time. So hanggat may oras at naghihintay ka na dumami yung subscribers mo, damihan mo na kung anong palabas na meron ka. Damihan mo na kung anong pwede mong may offer. Okay, senior na tip yan. Okay, so
Ano pa bang kulang? Okay na. So, ilalagay na natin yung ilaw. Susubukan natin ito na mag-shoot na ito lang. Para magiging kalabasan ito. And you go with our ring light. Guys, kunin ko lang yung ginawa. Okay. Okay. Pugi ba? Pugi. So, ito na siya guys. Tapos na siya. Namumove natin siya kung anong angulo natin gusto. Dahil nga selfie stick nga ang gamit natin. And stable na stable siya. Hindi siya nagagalaw. Yun nga, iikutin mo lang siya. Adjust mo lang kung anong angulo gusto mo. Then, nababago yung height niya. Okay? So, susubukan na natin siyang i-switch on. Ayun. Diba? Okay. Kumusta? Klarong-klaro na tuloy. Diba? Ayan. Subukan natin siya sa mukha natin. Okay guys, subukan na natin kung ano itsura pag wala yung ring light, walang flashlight, wala lahat. Ito yung quality ng video na napuproduce ko pag wala akong ilaw na ginagamit. Dati, ito lang, tinatago ko siya sa baba, sa gilid, di ba, para magkakaroon na ng konting lights. So, dalawang flashlight yan ginagamit ko, but this time gagamit tayo ng ring light, so susubukan natin siya. I-on lang muna natin. Kumusta? Ano masasabi niya sa ilaw? So, since kailangan natin ng tatlong angulo, magdadagdag pa rin ako ng flashlight sa gilid para may larong ilaw sa gilid. And then, isa pang flashlight sa gilid din para talagang ano siya, ibang angulo. Ayun. So, I hope may mga pagbabago, medyo may improvement. Cellphone yung next, babaguhin natin yung camera next. And then, yung audio naman, bibili tayo ng isang mic para mas maganda ang vlogging natin. Tulad ng lagi kong sinasabi, start small. Okay, start small, simulan mo. There's no perfect moment. Yung meron ka ngayon, yan yung perfect moment para gawin mo. Importante kasi content. Pero syempre, huwag kalimutan mag-upgrade. Upgrade, upgrade. Dahan-dahan mag-upgrade. Dapat yung channel mo masaya, may mapulot na aral, may matutunan ng tao. So guys, hananay, may na-share akong maganda sa inyo. By the way, yung nilagay natin sa ring light natin kanina is yung NSS Edison screw lamp holder. So, lalagay ko lang sa baba yung mga items na ginamit ko. And of course, subscribe naman kayo at mag-like. Huwag tipid ha, mag-like at mag-comment kung anong nagustuhan nyo, anong hindi nyo nagustuhan, at anong gusto nyo next activity DIY. Maraming salamat. Thank you for watching.